Hello po mga kaibigan, OFW, yung mga nasa Pilipinas at saka po yung mga Pilipinong hindi po OFW sa ibang bansa. Kasi may nagsabi sa akin, meron doon silang 4,000 mahigit doon na hindi sila OFW. Kala ko po kasi pag nag-abroad OFW na. Pero lahat po kayo mga Pilipino, binabati ko po sa lahat ng sulok ng mundo. Yun po. Ngayon, eto po, meron po akong isi-share sa inyo na nakagawa na tayo din ng siomay, pero ibang version naman po ito. Ito po yung special pork hamonado siomay. At naiiba po sa ibang timpla natin ng siomay. Meron tayong version na itong gagamitin natin. Yung pork hamonado siomay, ito po gamitin natin. Isang kilo po itong pork, yung pige, mix na po yung mga taba. Ayan, bagong giniling. Nagpagiling po ako sa market. Ngayon, kaya po magiging hamonado, lalagyan po natin ng pineapple juice. Talagang po napakasarap. Talagang ginawa ko na po isang beses. At mag-mix po tayo ng hipon. Nasa inyo po yung kung gusto nyo mag-mix ng hipon o hindi. Kalahating kilo po ito, pero tinanggal ko na yung ulo niya, hindi na po siya kalahating kilo. Bilay ko yung eksaktong kalahating kilo, pero tinanggal ko yung ulo. Ayan, tinadtad ko lang po siya. Ngayon, ito po. Ito po yung bawang, pinong-pino, mga limang buti lang yan. Tapos, yung kikuman, mga 3 tablespoon. Tapos, ito pong sibuyas na white onion. Ito po yun. Kinalahati ko lang. Kasi meron po tayong dahon niya. Okay lang. Tapos, ground black pepper, asin, at saka brown sugar, may carrots. At saka dalawa itlog. At saka ito pong ano, yung sesame oil na nagdadala po ng ating pork hamonado siomay. Ngayon, eto na po. Ito po yung pineapple juice. Isang kilo po, isa nito. Yung 240 ml. Ayan po siya. Ngayon, gagamit din po tayo ng karajinan. Ito. Yan po yung, di po ba pag kinagat nyo yung siomay, parang may lutong siya. Kahit sa mga hotdog po, ito ginagamit. Ngayon, pag ang siomay po, pag kinagat mo, di ba parang ang labsa, ang labo-labo, parang hindi masarap. Ito po yung nagdadala. Seaweeds po ito eh. Pero bihira naman po kayo. Kung makaka-order po kayo sa Lazada. Lazada lang. Ngayon, unahin ko na po ito. Mga isang ano lang po naman ito eh. Kasi isang kilo ito. Mga 2 tablespoon. Kasi ano na po ito, medyo matabang na siya eh. Sa ano, ayan pwede pa to. Hanggang March lang. Ang dami nga yung nag-order ako eh. October nung pala, malapit na siyang maano. Ayan. Pwede na rin tong isang kilo. Isang ganito na lang. Ayan. Ngayon, ang pantutuno ko po para hindi matubig, ito na, pineapple juice. Ngayon, unahin na po natin timpla tong pineapple juice. Pantuno lang naman po ito. Kasi kung magdadagdag tayong tubig, lalabsa naman yan. Masyado. Yan, tutunayin. Basta lang po matunaw lang siya. Ayan. Ngayon, ito na po. Uunahin ko na po itong pineapple juice. Yan, basta sa isang kilo, isa nito. Yan, a-absorb niya po yan. I-absorb niya. Tapos yung 3 tablespoon sugar. Ayan. Ayan, medyo, malinis mo po yung kamay ko. Pero mamaya ko na siya, Ayan siya. Para talaga maging hamonado po siya, kailangan ng pineapple. Ayan. Lalagyan na po natin 2 egg. Yeah, halo-halo na po natin siya. Talaga po nasa pa, special ito. Special. Ngayon, ito pong asin, lalagyan natin ng 1 tablespoon lang. Kasi meron na pong, yan. Meron na po nitong soy sauce na kikuman. Malamang ano lang to eh. Natapong kasi 3 tablespoon ang kailangan natin. 2 and a half. Pwede na, 2. Pag medyo tumabang, gawin na ng 3.
Yeah, mimix na po natin lahat ang kanyang mga ingredients. Yan. Yun po, mga ground black pepper, 1 tablespoon full. Ito, tansyahin lang, mga tatlo, dalawa. Kutsara din. Tapos ito, isang kutsara lang na bawang. Yan, ito, unti-unti lang muna natin lagay. Yan. Ayan, si hipon, lagay na natin. Ako po, pagkasarap, pagka-yummy-yummy. Lagi ko na po siya lahat. Ngayon, lalagyan na po natin itong karajinan. Yan po ang nagpapakunat. Parang akala mo siya, may, pag nakagat mo o nabite mo, may lutong-lutong. Kasi sinusubuhan ko pong bumili sa iba, ba't ka ako parang malamsa? Wala yan. Hindi nila nalagyan ng ganyan. Haluin po natin mabuti. Para kumalat yung mga lasa niya, yung ingredients niya, yung mga hipon. Siyempre, lalagyan natin ito mga two tablespoon sesame oil. Ayan. Napakasimple po. Mabilis na mabilis. Basta na i-prepare nyo. Ito po, dahil 2 tablespoon lang nalagay natin kangayon na dadagdagan ko siya. Kikuman po siya. Bango. Yan, 1 tablespoon. Tapos, yung asin po, para sa 1 kilo kasi, 1 tablespoon lang nilagay ko. Eh, yung hipon, kalahating kilo, sabihin natin kalahating kilo, pati si gulay, kalahating kilo, lalagyan pa po natin ng ayan, half tablespoon. Ayan, pwede na yan. Ayan. O, ito po atin na pong ilalagay sa ating wrapper molo o wrapper dumpling. Kahit po anong wrapper ng pwede. Ngayon, kumukulo na po yun eh. Papahiran muna po natin ng oil ito para hindi madikit. Yung ginawa ko po nakaraan, meron akong yung hulmahan na kawakawayan. Kahit ano po, basta kayo nasa inyo yung kung anong trip nyo, pwede. Para hindi po siya manikit yan. Yan, mix na po siya. Napakabango. Ito po special. Kesa sa, yung pong ginawa natin nakaraan, special din yun. Pero ito po yung pinaka iipit-ipit kong recipe. Isishare ko sa inyo. Pang special po ito. Pwede nyo kong gawing commercial pero magtataas kayo ng presyo. Yan, isang scoop nito, yung 1 tablespoon full, pwede na. Ngayon, kung gusto nyo, pull na pull siya. Ay, nanigas na yan, oh. Ayan. Nanigas na siya, eh. Na-i-open kasi namin agad ng maaga. Pero pwede na rin yan. Ayan. Ayan. Nanigas niya. Tulog yung nasa ilalim. Ayun. Talaga po itong napakasarap. Different version po. Ito ang aking original version. Ngayon lang kayo titikim ng hamonado. Siomay. Itatayo natin. Naparami siya. Full na full nilagay ko yun.
Pwede po ganyan. Isang scoop. Kulo na ba? Napaka-yummy. Babalik-balikan kayo pag natikman nila ito. Kung magtatayo kayo ng dumpling, ano, restaurant, class na class po ito. Special na special. O, ito po, ito muna ating isasalang kasi hayaan ko muna siya medyo madry-dry ng konti para hindi po bubuka. Ito. Tanggalin muna natin itong isang layer. At ipapalit natin itong isang layer na ayan. 15 minutes lang po yan. To 20 minutes. Tapos na. Buto-buto. Sisintensya na po natin. Napakasarap talaga. Ayan. Ito po. Naka 15 minutes na siya. Ayan. Anguin na po natin siya dito. Dito na. Para. Ayan. Ayan. Off ko na ito. Wow. Yaman. Ka. Ano dapat ilagay yan? Nakisapin ko dito para absorb naman yan. Ayun. Kaya ganda. Bango-bango. Tagal mawala nung ano init. Maingay si Prince. Magkakanaro si ano. Ganda. Kaya mga kalarbis natin lemon sa Bulacan. Mag-ano naman tayo. Tutuman. Di na po tayo gagamit ng bagoong. Nasa inyo na po yun. Kasi nakaraan may bagoong toyo at saka ito. Ay, narbis ko sa Bulacan. Ay, excuse. Ayan, maglalagay tayo mga silisilo mayamiya. Sira na. Ipagdikit-dikit ko kasi. Napat pala. Hindi. Pag kayo po mag-ano, huwag yung dikit-dikitin. Na, ipagdikit-dikit ko. Ayan. Ayan. Kagoy. Init pa. Pag lumamig to, kapit-kapit. Ito na nga lang malayo-layo. Dapat pala hindi ko dinikit-dikit. Pero okay lang po, ayan. Ang bango. Ayan, sa amoy ah. Samahin ko na sila, ayan. Ito po, marami po gumagawa sa taas kaya natatawin. Ito po, ito na po tayo sa eating portion. At talaga pong pinakamasarap po sa version ko ito ng siomay. Yan, lagay ko muna siya dyan. Yan, ako talaga rin naman. Hanggat mainit-init, nagdikit na siya. Yan ka, yan. Yun. Tapos ito po yung ating pikuman. Nasa inyo po yun kung gusto nyo may bagoong. O, type ko muna ngayon, walang bagoong. Lemon at saka pikuman. At saka yung antalik, sili. Eto po. Tulo-tulo, laway na po tayo dito. Talaga po, napakasarap nito. Hindi ako makapahiya sa inyo. Kung gagawa kayo ng special, ito po. Kayo pa lang po maglalabas nito ng hamonado siomay. Fork hamonado siomay. Ito po. Hanggang mainit. Kahit ka na ba, hanggang mainit oh. Talaga rin naman po. Nasa inyo po yan. Kung maglagay kayong bagoong, eto po, unang subo para po sa inyo. O, kita nyo, malutong-lutong siya. Huwag po nung karaji na yan, hindi siya sabog. Yun po isang sikreto ng siomay. Unang subo para sa inyo. Naamoy, basta nakaamoy mabango. Basta nakaamoy siya ng mabango, ayan na siya. Ito ba?
para po sa inyong mga nanonood ng prinsesa ng kusina sa channel natin, sa lahat ng sulok ng buong mundo, mga Pilipino. Una subo po para sa inyo ang ating special pork hamonado siomay. Talaga naman. Hindi ako mapapahiya. Hindi naman makabukas na aircon kasi marami gumagawa po kasi punto. Uy na kayo? Hindi mamaya na. Mamaya na tikim. Masarap nga. Kita nyo, may gumagawa, 12 o'clock na eh. Kakain na sila. Ito, mainit-init ba mo? Ayan. Talaga namang hamonadong-hamonado ang sarap niya. Yaman. Gusto mo may bago, meron sarap. Kakaiba po itong ating hamonado siomay. Special talaga, sarap. Nga, amin nyo. Ayan, kita nyo. Napakasarap. Manyaman. Ang sarap. Tayo pa lang po ang merong maglalabas sa ano, na merong siyang ano, hamonado siomay. Kaya basta napanood nyo, gawa kayo agad. Ay, heaven. Daming trabaho rito po sa bahay, kaya ako inihingan eh. Akyat dito, akyat doon. May tatawag na carpenter. Ano gagawin doon? Hindi na kapag concentrate pa ako magluto. Bab, ano masabi mo? Hindi pa. Hindi pa? Tikman mo. Kung sarapan ka doon sa nakaraan, ito yung pinaka-special. Huli talaga inilalabas ang special. Sulit na sulit. Gusto ko ito, pinapapak lang. Pero ang kateno kasi nito, sinangag, no? Bating-bati, para sa akin. Sarap. Pesa din sa nakaraan, no? Masarap din yun. Lahat naman masarap, pero meron tayong pinaka-special. Lalo na pag pinirito mo ito, ako makonsentrate yung lasa ng mga hipon sa pineapple. Ang sarap. Kasi yung dala ko nung nakaraan sa Bulacan, pinirito nila. Pero sarap pa. Pinirito ni Buntis. Grabe, sulit na sulit. May gulay ako dun eh. Maanghang yung siling tanim ni Jose Pambukid. Isang siling lang, masulit na eh. Gupit-gupit ka praso, sa kabila o, sa sawang. Manyaman. Ang sarap pa pa kayo. Tama-tama yung lutong niya, yung kunat niya. Kasi iba, walang karajina, malabog, sabog. Bahag ka na karin.
Sakto. Hindi ako mapapahiya uli dito. Panalong panalo. Kung meron kayong resto, pwede yung pinaka-isa sa main special to na yung recipe. Baon kayo. Steam pa? Gusto mo ba magbaon? Baka matira kasi mabukod na siyang kami. Tutulog na siya ng SM. Adadaan pa kaya yung SM? Harap kumain. Mayaman talaga. Hindi ako paghiwa ng mga salad-salad. Wala nang time. Daming pipino dyan ako. Oh. Paano pa? Nabusog na. Gusto ko ito pinapapak. See you next video. Gayaan niyo na po ito na mapapaya. Sarap talaga. Special na special.